pag-uusapan natin sa video na ito ang tunay na naramdaman ni Jay Black bago at pagkatapos i-announce ang desisyon sa laban nila ni Mot. So tara! Dahil nga marami ang naghihintay pa sa reaksyon ng mga MCs sa issue na nakaraang event ng PSP, ito at inalam pa natin ang pahayag ng ilan sa kanila. Sir Liv, sana mapansin, ano po masasabi niyo sa laban ni Jay Black at Mot? Eka Malka. Ano to ah? Ah, sa ano, sa laban ni Mot Johnny, ano? Siyempre, questionable pa rin. Sa kahit saan naman. Eh, siyempre, hindi naman tayo na aware sa ganun. Hindi naman natin alam na may ganun silang, ano, sa loob na ng ano yun eh. Kumbaga, sa commissioner na nang galing yun. Ako, wala. Personally, wala naman akong alam. Tapos wala rin ako dun sa SIP. Diba? Pero siyempre, ano yun? Tingin ko lang magiging butas yun eh. Lalo na maraming makamot. Diba? Maghahalo-halo yung komento ng crowd dyan. Lalo tournament. Tapos may 101 million na cash prize. Marlo Alibanto, ano masasabi mo sa mod Jay Black? Wala pa eh, hindi ko pa napapanood kasi yung video, tsaka wala ako doon sa ano eh. Kaya hindi pa ako makapagbigay ng komento. Sa PSP dahil sa ginawa ng mga po. Ano nangyari? Ano nangyari? Jay Black ako rito. Tignan mo sinisigaw ng mga tao, Jay Black ba daw? Parang kairam lang yan din. Pero sa akin okay lang. Pero sa mga, hindi talaga eh. Hindi talaga! Marami kayo aabangan. Anong unang reaction mo rin sa nangyaring dito? Ako kahit ano, tatanungin ako, Jay Black talaga din ako. Alam ni Mot yun, magkaroon pa nga kami ni Mot. Jay Black, at the same time, dikit sa akin, Jay Black na dikit. Hindi, walang, yung mga nagsasabing ano, iba pag live, iba talaga pag live. Kaya so, abangan nyo. Yan, sana pag lumabas yung video, mag-comment kayo nang naaayon sa komento nyo. Huwag kayong bumasa lang dahil sa comment ng iba. Bigyan nyo ng kalayaan yung sarili nyo, maglahad ng damdamin nyo. Hindi yung, ganito si ano, yung ganito yung comment. Hindi, lahat kayo malaya mag-komento. Huwag nyo isipin yung ano, yung gusto, yung anong, kung anong prescription nyo sa battle, kung ano yung ano nyo, findings nyo, ayun ang ilahad nyo. Applicable ba kung 7 ng judges? Pwede, men, para ano. Pero yung sa 5, yung 5 kasi, ano naman yun, men, eh. Okay na rin yun, eh. Malabo na rin magtabla yun, eh. Pero mas maganda kung 7 judges, men. Kasi, talagang, ano. Kaya lang kasi, magastos. Muna sa lahat, magastos. Siguro ginagawa lang yun pag mga finals or sa bagay, ano naman to, parang isa buhay or ano. Pero magkakaiba, may house rules yung ano eh, PSP na hindi natin pwede pangimasukan. So, siguro pag naging judge na lang din ako, pwede ko i-suggest yun. At yun nga, ay meron pa pala yun, no? Yung Jay Black tsaka Mot nung binaligtad na boto. Ewan ko, parang wala rin akong pakialam talaga dun eh. Kikitain dun eh, nang inang yan. Pag nagbigay ako ng ano ko dun, ng dahilan, wala, siguro kung ako yung nandun, yung bilang nandun sa live, ako, ang kaboto-boto ko talaga dun, si Jay Black, tapos, kasi malakas naman yung materials eh, kaso parang nakakapag-SS siya, kaso hindi masyadong dumadapo sa kalaban. O nahagip lang, hindi fully damage. Parang ganun yung napanood kong laban. Ano eh, interpretation lang ako kasi parang wala nang pakialam sa bars-bars mo eh. Basta kung paano siya tumatama eh, yun yung importante.
Sa kabilang balita naman, J-Block naglabas ng tunay niyang saloobin sa nangyari bago at pagkatapos ng laban. Ito at basahin natin. Simulan natin nung unang in-announce ang nanalo. 3-2 para kay Mut. Di ako magiging plastic at kita naman sa reaction ko na di ko nagustuhan. Pero di ibig sabihin nun na di ko tanggapin. At talaga naman wala na akong magagawa. Yan sa mga pinaka pinagsisisihan ko ay ang di pagsaway sa mga tao na nung magbu sila. At super duper sure akong hindi para kay Mut yun. Nablangko ako at nawala ang composure. Isa din yung inasal ko sa stage. Di ugali ng champion yun. Hindi ako yun. Dala na rin ng naghalong-halong pagod, frustration, kaya naging ganun ako. Pasensya na talaga guys. So ayun, moba ako sa stage at oo, inapas ko sa sahig yung mineral water ko at sinipa ako yung isang upuan. Yan ang totoong nangyari. Ginawa ko yun kasi gusto kong iwan sa lahat ang bigat sa lugar na yun. Uwi akong walang dalang negative energy. Makikita ako ng anak kong nakangiti na parang nanalo ako ng 1,000,000. Pasensya na sa way ko. Pagtanggal ng frustrations, pero ganun talaga ako. At big shoutout sa mga brothers na si Kuya Sak at by 6th Street, pinakalma ako. So yun, nakangiti na ako lumabas ng venue. Totoong ngiti guys. Kahit kailan, hindi ako naging plastic sa pagiging emosyon. Kita naman sa video na di ko tinago yung pagkadismaya. Oo, na doon na tayo guys. Nakakala ko rin ako nanalo, pero late na nagsinkin na baka akala ko nang talaga yun. Kaya nga may judges kasi sila ang hahatol sa kung sinong karapat dapat. Isa din sa pinaka nakakonsensya ako ang inasal ko kay Mut sa stage. Si Mut, tipo ng MCs na hahanga ka talaga sa skills niya ng rapper at ugali niya bilang tao. Tunay ngang kampiyon. May babalik ko lang sana ang panahon at di naging ganun yung asal ko. Pero wala, ay kailangan kong matuto sa pangyayaring yun at huwag hayaan mangyari yun ulit. At si Mut ang nagturo nun sa akin. Salamat tol. Sayo na nga, tingin nyo ba masaya ako ngayon? Tingin nyo ba pagkatapos kong lumabas ng venue, natanggap na yung nangyari tapos may hahabol sa akin na binaliktad daw ang resulta at ako daw ang nanalo? Sasaya ako? Ilang araw na akong di nakakatulog ng maayos, hindi ko to deserve. Naganda ako, nire-reply ng mga bumibili ng tickets, nag-meet up. Di ba Maxim, at wala na akong maayos na oras sa anak ko habang ginagawa ko yun. Imbis na mabunutan ako ng tinik, parang sinaksak pa ako sa puso. Maghihilom ang sugat ang pagkatalo, pero ang manalo sa ganong pangyayari ay isang hindi may paliwanag na sakit. Ang effort kami ni Mut na maging classic yung battle, hindi para maging controversial. Tagal akong nagpagaling mentality, alam nang nakakilala sa akin yan. Hindi biro ang depression. Bumalik akong clean cut na pogi at mas ginalingan ang pag-battle. Pero mukhang papangit na naman ako nito. Kung kailan ang tiyunti ko nang naibalik yung kumpiyansa ko sa sarili ko, tsaka naman nangyari itong lahat. The fact na nagtatype ako nitong 5 AM, talagang hindi ako okay. Inisip ko pa talaga ang susunod kong gagawin. Baka hindi talaga para sa akin itong shit na to. Kayo ba? Anong masasabi nyo sa pahayag ni J-Block? Tingin nyo ba sino may kasalanan sa nangyari? Ang founder man yung si Mr. Pibus o ang mga hurado? Comment mo lang sa lower mo sa baba na mapag-usapan natin yan. Sarin lang. God bless. Di ako patok! Di ako malakas! Walang stilong pumatak! Di ganun ka-teknikal, di ganun ka-nakakatawa, pero salamat pa rin sa palakpak! Responsibilidad sa liga! Responsibilidad sa pamilya! Tumatanggi lang ako kay Enigma pag may mabigat na problema nung pandemya. Heavyweights, takot na magpakita! Ako, swab test from Cebu to Manila! Inisip ko ba yung kaligtasan at kalusugan ko? Hindi na! Yung TF ko, worth it ba para pumunta? Hindi pa! Pero nang nagbunga na, kala nyo talaga, sumambalan ako sa gera. Ibahin nyo ako sa mga champion nyo, punyeta, na kailangan pa ng malaki na kwarta para lang ulit magpakita!